Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magandang gabi sa inyo lahat. Magandang gabi po. Gawin ang kabutihan isa buhay at hindi lang ito upang makita ng iba. Likas ang kabutihan sa tao. Huwag nating alisan ng isang kalikasan ng buhay ang ating pagkatao. Kaya't hilingin natin ang kapatawaran sa ating Diyos Ama upang maging marapat tayong tumanggap sa banal na misteryong ito. Thank you.
ay manguna at sumabaybay sa aming pamumuhay ngayon at araw-araw upang kami itaguyod sa paninindigang gumawa ng kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Sino ka mang humahatol sa iba, wala kang maidadahilan. Sapagkat sa paghatol mo sa iba, hinahatulan mo rin ang iyong sarili. Palibhasa, ikaw na humahatol ay gumagawa rin ng gayon. Nalalaman nating makatarungan ang hatol ng Diyos laban sa mga gumagawa niyon. Akala mo ba'y makakaiwas ka sa hatol ng Diyos? Kung hatulan mo ang mga gumagawa ng mga maling gawain, ginagawa mo rin. O hinahamak mo ang Diyos, sapagkat siya'y napakabuti, mapagpigil at mapagpaumanhin. Hindi mo ba alam na binibigyan kanya ng pagkakataong magsisi at magbagong buhay? Kaya napakabuti niya sa iyo. Ngunit dahil sa katigasan ng iyong ulo at sa di pagsisisi, pinabibigat mo ang parusang ipapataw sa iyo sa paghahayag ng puot ng Diyos sa araw ng kanyang paghatol, sapagkat siya ay gaganti sa lahat ng tao ayon sa kanyang gawa. Ang mga nagpapatuloy ng paggawa ng mabuti sa paghahangad ng karangalan, kadakilaan at kawalang kamatayan ay bibigyan niya ng buhay na walang hanggan. Datapwat, matinding galit at puot ang babagsak sa mga lupang lumilikha ng pagkakabahabahagi at ayaw sumunod sa katotohanan kundi sa kalikuan. Paghihirap at kapighatian ang daranasin ng bawat gumagawa ng masama. Una ang mga Hudyo, sa gayon din at gayon din ang mga Griyego. Ngunit karangalan, kapurihan at kapayapaan ng mabuti. Una, sapagkat ang Diyos ay di natatangi ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos ay may gantimpala sa may mabubuting gawa. Ang Diyos ay may gantimpala sa mga may mabubuting gawa. Sa Diyos lamang ako tanging umaasa. Ang kaligtas ay nagbubuhat sa Kanya. Tanging siya lamang ang tagapagligtas, tagapagtanggol ko at aking kalasag, aking tagumpay sa lahat ng oras. Ang Diyos ay may gantimpala sa may mga mabubuting gawa. Tanging sa Diyos lang ako umaasa. Ang aking pag-asa'y tanging nasa Kanya. Tanging siya lamang at aking kalasag. Ang Diyos ay may gantimpala sa may mabubuting gawa. Mga kababayan, sa lahat ng oras, magtiwala sa Diyos, sa Kanya ilagak. Ang inyong pasaning ngayong diranaras, siya ang kublihan sa ating lulunas. Ang Diyos ay may gantimpala sa may mabubuting gawa. Thank you.
Kapatid, sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Kawawa kayo, mga Pariseo. Ibinibigay ninyo ang ikapu ng yerba buena, ng ruda, at ng iba pang gulayin. Ngunit, kinaliligtaan ninyo ang katarungan at ang pag-ibig sa Diyos. Tamang gawin ninyo ito, ngunit huwag naman ninyong kaligtaang gawin ang mga iba. Kawawa kayo, mga Pariseo, sapagkat ang ibig ninyo'y ang mga tanging luklukan sa mga sinagoga at ang pagpugayan kayo sa mga liwasang bayan. Sa aba ninyo, sapagkat para kayong mga libingang walang tanda at nalalakaran ng mga tao nang hindi nila nalalaman." Sinabi sa kanya ng isa sa mga dalubhasa sa kautusan, "Guro, sa sinabi mong yan, pati kami kinukutsa mo." At sinagot siya ni Jesus, "Kawawa rin kayo, mga dalubhasa sa kautusan, sapagkat ipinapapasan sa mga tao ang mabibigat na dalakin. Ngunit, ni daliri ayaw ninyong igalaw sa pagdadala ng mga iyon." Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Minsan pa, magandang gabi po sa inyo lahat. Likas sa dagat na ang tubig ay malinis. Likas din sa tubig dagat na magkaroon ito ng mga isda o iba't ibang buhay na dulot nito. Ang sarap sa ilalim ng dagat. Sarap. Pag nasa ilalim ka ng dagat, kakaiba ang pagkamangha sa iyong makikita. Everything goes naturally. Napakagandang mga isda. Napakaganda. Napakagandang mga, tawag dito, mga corals. Napakaganda po ng mga halamang dagat. Grabe. Para kang nasa isang malaking aquarium, buhay na aquarium. Opo. Kaya nga, kapag nagkakaroon po ako ng pagkakataong makapag-diving, ginagawa ko ito. Ang sarap kasi. Ang sarap. Naranasan ko na rin ang mamundok o hiking. Napakaganda ng tanawin.
kapag ikay nasa taas o tuktok ng bundok. Kakaiba at pagkasariwa ng hangin. Napakaganda. Napakasarap. Ang sinasabi ko po, ang tawag natin dito ay kalikasan. Dahil makikita natin ang likas nito. Mga kapatid, kung ang dagat, bundok, hangin, lupa ay may angking at natatanging likas na mabuti at ito'y nailalabas na ipapakita at naipadadama ng natural sa atin, ang tao, ako, ikaw, ay may angking kalikasan. Likas sa ating pagkatao ang kabutihan. Amen? Likas na mabuti ka bilang tao. Kung ang isda, makikita mo po sa ilalim ng dagat, mga isda lang po yan. Sa kanilang paglangoy ng natural, bibigyan kanila ng kaligayahan. Nagpapakitang isda ba sila? Hindi. Likas. Nabibigyan kang damdamin na tunay na makakapagpagaan. Tingnan niyo po ang hangin. Ang sarap niyan, hindi man natin ito nakikita. Lalo na kapag ito'y sariwa, Panginoon ko, masasabi mo talagang may Diyos sa sariwang hangin. Ang lupa, ganyan din naman. Mataba. Likas sa lupa. Ngayon, tao na lang ang mataba. Oo. Labi, mukha, taba. Maliban pa sa bilbil. Oo. Mga kapatid, likas sa bawat nilikha ang kabutihan. Sa ating pumbalal na pagbasa, narinig natin kung paano sinabi ni Jesus ang tungkol sa gawain ng mga Pariseo na napakarunong sa batas, napakadalubhasa sa batas. At nang magturo siya, mayroong isang nagtanong, eh, pati kami, kinukutsa mo na yan eh. Pati kami, nilalait mo na yan. Kasi po, ang mga Pariseo, ang gawang mabuti ay ginamit nila sa pamamagitan ng pagpapakitang tao lamang. Ngayon, tingnan niyo po. Likas nagpapakitang tao, no? Pakitang tao lamang. Kailangan pa bang gamitin ang isang likas sa atin upang takpan ang kabutihan ng ating pagkatao? Likas po sa atin ang magsalita ng mabuti. Ang iba, ginagamit ang pagsasalita ng mabuti upang makita lamang na siya ay mabuti. Likas sa atin ang tumulong. Ang iba, ginagawa ang pagtulong ng
sila ay makita lamang at masabing matulungin. Ang iba gumagawa ng tama para lamang makita na sila ay matuwid. Sa ibang pananalita, ang kasalanan po ng mga Pariseo, ginagamit nila ang mabuti sa masama. Demonyo yan. Gawa po ng demonyo yan. Gagamitin at gagamitin ng demonyo ang bagay na mabuti upang sirain ang tao. Mga kapatid, sa ating pagninilay sa gabing ito, sa banal na misang ito, ipinapaalala lang po muli sa atin ng ating Panginoong Jesucristo ang tunay at likas na meron sa atin ayon sa ating pagkalikha. Ito ay hindi bagay na gagamitin at ginagamit upang maging malabo ang malinaw. Inuulit ko po, ito ay hindi mga bagay na ginagamit upang ang malinaw ay maging malabo. Malinaw, mga kapatid, kahit saan mo man ang gulong tignan, malinaw, likas sa tao ang kabutihan. Ang nagiging problema nga lang po, hindi lang noon, hindi lang ngayon, kundi noon pa man, ang mabuti ay ginagamit upang maipakita na siya ay taong mabuti. Hindi na natin kailangan pang ipakita ang kabutihan dahil ang kabutihan ay isang kalikasan. Ang kabutihan ay isinasabuhay at hindi ito ipinapakita lamang. Ang pagbibigay ay isabuhay at hindi lang po ito ipakita upang mapatunayan na tayo ay may angking kagandahan sa kalooban. Sa ibang pananalita, hindi na tayo kailangan pang magbalat kayo o magkunwari. Amen? Eta na kailangan pang magkunwari. Dahil ang pagkukunwari ay isang pagtatakip sa kalikasan ng kabutihan o kagandahan ng iyong kalooban. Ang pagkukunwari ay isang pagtakip sa presensya ng ating Espiritong Banal na dala ng Panginoong Jesucristo galing sa Diyos Ama. Kaya't kapag tayo nagpapakita o nagkukunwari lamang, ala na po tayong ibang tinatakpan, kundi ang mukha, ang tunay na mukha ng Diyos Ama. Yan ang ikinairita, ikinagalit ng Panginoong Jesus sa mga Pariseo na napakarunong nga sa batas. Datapot ang gawain nila ay puro panlabas. Sa ibang pananalita, wala sa loob, nasa labas ang kabutihan nila. Wala sa loob, nasa labas ang kabutihan nila. Mga kapatid, anumang gawa o gawain nating tao na nanggagaling sa labas, ang direksyon nito ay papasok. Gagawin ko ito para makita nyo lamang na mabuting tao ko. Saan po ang direksyon nito?
papasok. Ang direksyon ay tignan niyo ako. Tignan niyo kabutihan ko. Pero kapag nanggagaling ito sa loob, saan po direksyon? Palabas. Papuntang labas. Mga kapatid, kaya nga ang mga artista ang galing eh. Ang gagaling ng mga artista. Ano po ang tawag natin sa pelikula? Sa ibang pananalita? Sa Tagalog? Sa TV. Nasabi na po natin kanina. Palabas. Palabas. Ang buhay po natin ay hindi isang buhay na palabas. Pero ang kabutihan natin ay ating mailalabas. Amen? Ang buhay ay hindi isang palabas, kundi ito ay isang buhay na likas na inilalabas. Ito po ang baulin nating punto bilang mensahe sa ating banal na pagdiriwang ngayon. Hindi ito isang palabas. Ito ay isang likas na mailalabas. Ngayon at magpakailanman. Amen. Magandang gabi po sa inyo lahat. Pagpalain tayo lahat ng ating Panginoong Jesucristo. Magsitayo po kayo. Inaanyayahan tayo ni Jesus na patuloy na tumawag sa Ama. Sa pamamagitan niya, buong tiwala tayong manalangin sa Diyos at ating itutugon. Ama naming makapangyarihan, pakinggan. Ama naming makapangyarihan, pakinggan mo kami. Upang ang mga pinuno ng Santa Iglesia ay higit na maging mabisa sa pagtuturo sa bayan ng Diyos ng tunay na pagsamba at pagtitiwala sa Ama, manalangin tayo sa Panginoon. Ama naming makapangyarihan, pakinggan mo kami. Upang ang mga naghahanap ng katarungan at awa ay makatagpo ng kaganapan nito kay Jesus na siyang nagbibigay ng kabuluhan sa ating buhay, manalangin tayo sa Panginoon. Ama naming makapangyarihan, pakinggan mo kami. Upang ang lahat na naghihirap ay makatagpo sa Diyos ng ginhawa at sigla, manalangin tayo sa Panginoon. Ama naming makapangyarihan, pakinggan mo kami. Upang ang lahat ng nagtitipon dito ngayon ay palakasin sa pananampalataya sa pagdiriwang na ito, manalangin tayo sa Panginoon. Ama naming makapangyarihan, pakinggan mo kami. Ama, pakinggan mo ang aming mga panalangin. Sa iyong pag-ibig, punan mo po ang kakulangan sa aming pananampalataya. Minsan kasi nakakalimutan namin likas sa amin ang makinig sa iyo. Kaya't lagi na lang kami ang nagsasalita. Ang hiling po namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon. Amen. Thank you.
kayo mga kapatid upang ito pong ating paghahain pati ng ating mga sarili ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan at karangalan at sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo po ang aming mga panalangin na sumasaliw sa aming paghahain upang sa ginaganap naming pagdiriwang kami makatawid sa kalwalhatian sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso't diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Mga kapatid, pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ang pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin, araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinula sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo'y unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel na sisiyaw ito papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakila. Ikaw ang bukal ng talangkabanalan. Sa pamamagitan ng iyong Espiritu, hinihilig po namin, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon at iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman pagkatapos ng hapunan, kinuha niya ang kalis. Muli kanya pinasalamatan. Ibinigay ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Manatili po kayong nakaluhod at ipahayag natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Amen.
ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muli pagkabuhay ng iyong anak. Kahit iniaalay namin sa iyo, itong tinapay na nagbibigay buhay at itong kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na humarap sa iyo para maglingkod. Isinasamo namin kami magsasalasala sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Florentino na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din na lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kami lahat na makasala sa buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, kaisa ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya't sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, magkapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Diyos, Ama, tumawag po tayo sa Kanya sa pamamagitan ng dasal na itinuro ng ating Panginoong Jesucristo. Sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw,
iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Jesucristo. Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala, pagkalooban ng kapayapaan at pag-isahin sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyo at sumainyo. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa inyo. Sige po. Ito ang Panginoong Jesucristo. Isinabuhay niya ang kalikasan ng kabutihan at kagandahang loob ng ating Diyos Ama. Papalad tayo, hanggang ngayon, pinapadama niya ang ganap na pagmamahal. Panginoon, hindi ako karapat-dapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa salita mo lang, gagaling na ako. Ang katawan na dugo ng Panginoon Jesucristo magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Amen.
naming mapagmahal, sa banal na pakikinabang si Kristo ay aming pinagsaluhan. Hinihiling naming kami maging katulad niya sa langit, pakundangan sa kanyang pagiging aming kaparis, bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Mga kapatid, tanggapin niyo pagpapala ng Diyos Ama, ng Diyos Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Ang ating pong banal na misa ay tapos na. Humayo kayo taglay ang likas na kabutihan ng ating Diyos Ama. Salamat, salamat sa Diyos. Salamat po sa inyo lahat. Salamat.